Ginisan ni Senador Bongo ang Commission on Human Rights dahil sa madalas daw na pagtatanggol sa mga kriminal. Sagot naman ang ahensya, kailangan kasi nilang maging pata sa lahat, kahit pa sa mga kriminal. Maksyon si Ria Fernandez. Sa video na ito tungkol sa mga biktima ng iligal na droga, sumentro ang pagtatanong ni Senador Bongo sa Commission on Human Rights sa budget hearing kagabi. Puna ng dating kanang kamay ng Pangulo, bakit tila madalas pinoprotektahan ng CHR ang mga kriminal? Why does it seem that CHR only focuses now on the due process rights of drug lords and ruthless criminals? Paano naman po yung mga inosenteng biktima ng mga kriminal na lulong sa illegal na droga? Dumepensa para sa ahensya ang sponsor ng budget nito na si Senador Panfilo Lacson. Ang problema po nila, hindi masyado na-highlight sa media kapag siyempre inaambisigan nila yung mga ordinary cases. Ang na-highlight siyempre, pagka-violation ng police, inaambisigan nila. Pero hindi nakontento si Go sa sagot ni Lacson. Hiniling niya nang suspindihin muna ang rule na tanging budget defenders lang ng mga ahensya ang maaaring magsalita. Dito na pinapili ni Go si CHR Chairman Chito Gascon kung ano ang mas matimbang sa kanya. Anong mas importante sa inyo? Buhay ng inosenteng Pilipino o buhay ng mga kriminal? Sa mandato ng Commission on Human Rights, ang tungkulin po niya ay karapatan po ng lahat. Ibig po sabihin, ang mga biktima po, may mga karapatan po sila, pero maging mga salarin, mga suspected criminals, sang-ayon po sa ating Bill of Rights, ay meron pong minimum treatment required. At yun po yung aming sinisigurado sa aming mandato na ipaalala sa law enforcement agencies na dapat pangalagaan ang mga biktima ng krimen, pero dapat rin siguraduhin ng law enforcement na sinusunod ng batas. Sumali na rin sa diskusyon si Senate President Tito Soto. Don't you believe, Chairman, that when you commit a heinous crime, you have given up your human rights? Every person is entitled to due process according to our Constitution. Unfortunately, I do not share your thinking. Mungkahin ni Go sa ahensya, pagtuunan ng pansin ng mga biktima ng krimen. Nangako naman si Gasco na gagawin ito, bagamat hindi sila law enforcement agency. Please be assured, Your Honor, na we don't take sides. So you will be neutral? Yes po, yun yung mandate. Kami naman po ay parang referee, nagbabantay lang po. You know? Pipito lang po kami para sabihin, teka, baka meron na tayong nalalampasan na nakalagay sa ating saling batas. Kung mali man, edi tuloy po yung serbisyo publiko. Pero kung mayroong dahilan para imbestigahan na may paglabag, di po ba dapat gawin natin? Tulad ng nangyari po sa pagpaslang po kay Kian de los Santos at yung tatlong pulis na sangkot po doon ay nadala sa korte at na-convict. Inihayag naman ang dating hepe ng Bureau of Corrections na si Senador Bato de la Rosa ang pagtutol niya sa posisyon ng CHR na i-exempt sa GCTA ang mga presong nakagawa ng heinous crime. I had enough of personal experiences with this heinous crime convicts. Talagang nagbagong buhay sila. Kaya lang, pinapabago natin yung IRR. Paano na lang yung tao na nagbagong buhay sa loob ng kulungan? Hindi na natin sila pwedeng bigyan ng second chance. Because of public uproar, na-politicize yung isyo. Pabirong hirit tuloy sa kanya ni Lacson. You should be appointed the next CHR chairman, Mr. President. Well, I could be the most effective and efficient CHR chairman kung bigyan niyo ako ng chance. Sa huli, nagkasundo mga senador na isumite na sa plenaryo ang proposed 863 million pesos na budget ng ahensya. Umaaksyon, Ria Fernandez, News 5.